Hello mga idol, may papakita ko sa inyo kasi ang dami nangungulit kung paano ko kinokontrol ang recoil. So ipapakita ko ulit ng naka-hand cam. Ang tekniko, laging yung tatandaan ay aking right thumb. Tingnan nyo mabuti ang right thumb ko kung paano ko pinipigilan ang recoil pataas para mag-stay ito sa gitna lang. Alright! So una-una, attachments. Dapat kompleto kayo. May tuck stock, may foregrip or half grip compensator guys. Tapos sa 7.62 ganun din, may foregrip tsaka flash hider. Pagpalitin natin. Punta tayo sa ano, malayo nung makikita nyo yung recoil. Halimbawa ito, kita nyo yung bilog na yan. Yan o, ganyan lang guys o. Gusto nyo malas pa yung recoil, upo kayo. Yun. Tingnan nyo mabuti yung right thumb ko guys. Yun yung sinasabi ko lagi. Ito yung pang-control ko ng recoil. Doon muna ito sa control ng recoil guys. Pag na-control nyo na kasi yun na yun. You know? Tutok na lang kumbaga. You know? Dapat yung magsimula ka sa malapit muna. Kumbaga dito muna. Yan. Palayo ng palayo. Tingnan nyo maigi yung right thumb ko guys, yung right thumb ito. Right thumb. Kasi pag di ko kinontrol yan ng right thumb ko guys, oh, puputok lang ako. Yan ah. Height M4 pa yan, aangat yan mga lodi. So right thumb yung importante. Tapos syempre practice. Practicein mo yan. Crouch ka. Para mas... Pag naka-crouch kasi guys, mas less yung ano, recoil. Lalo na pag dumapa ka. Wala na halos, di ba? Yan, practicein mo yung mga drum dyan. Hindi maalis yung baril mo. Diyan lang sa drum mismo. Para ma-practice yung recoil control mo. M762. M762 red dot, guys. O kaya wala kang scope. Pag walang scope, mas, you know. Kung may scope naman, red dot. Kino-control yan ng right thumb ko. Pag hindi ko kino-control ng right thumb ko yan, tingnan nyo, guys. You know, wala. Mabot siya hanggang itaas o hanggang langit o. Pero pag kinontrol mo yan ng right thumb, ito kasi pa-control ko yung right thumb, yan o. Ganun lang guys, sana mag-gets nyo, right thumb. So, sa next episode natin ay sensitivity naman. Kung paano ko inaayos yung sensitivity ko. Kung bakit sobrang komportable ko yung sensitivity ko. Tapos mapakita ko na rin yung sensitivity ko sa inyo. Pero importante kasi matuto kayong maggawa ng sarili nyong sensitivity. Kaya yun ay ituturo ko next. Hindi pwede yung gagaya ka kasi hindi laging sakto yung sensitivity ng ibang player o ibang PUBG player sa sensitivity ng mobile mo kung ng device mo. Kaya kailangan turuan kita matuto maggawa ng sariling sensitivity. Thumbs up tayo guys. Tsaka puso.